Di ba? Joshua, kaya mo yun. Ready? Action. Ay. Ira, hindi ka. Bili sa workshop na lang natin sa bago. Thank you so much for making time to be with us tonight. And yes, it's official. Yes, it can be IG official now. Direct May, congratulations. At dahil ikaw ang nauna dyan, ikaw ang una kong tatanungin ayon kay Miko Del Rosario. Agad-agad, Direct May, how does it feel? Kakatapos pa lang ng Can't Buy Me Love. Eto na agad, tatawid ka na sa next series. Eto, catching my breath. literal, tumakbo, tumalon. But of course, this is a highly anticipated project. And I am very grateful that I was given this opportunity to do this very beautiful K-drama adaptation. Actually, si Direct May kasing excited siya ni Anne. Kasi kanina backstage, kinikilig na sila dun sa mga possible moments ng Filipino adaptation of this series. And I'd like to go to you, Anne. Teleserye, come back! My goodness! How does it feel that this is your comeback project? It's definitely worth it. Alam mo yun, siguro hindi naman ako mag-a-accept ng isang project if I didn't feel it was worth leaving my family for a little bit to shoot. When they offered this to me, it was an instant yes because I love the original and I couldn't let it pass. Actually, bibigyan namin kayo ng konting insider story because nalaman ko from Anne na she really gave a heads up for this role. Ganun niya ka gusto magawa yung project. Yes. So, the moment I watched this series in 2021, I actually called Viva, my manager, Miss Veronica, and asked her, Ate, kung magbabalik ako sa series, parang I think I would like to do It's Okay to Not Be Okay. Can Viva please check if we could get the rights for it? After a week, bumalik siya sa akin, sabi niya sa akin, and nasa ABS na siya. So ko, oh, so sabi ko, okay, well, if ever hindi matuloy, guys, keep in mind. And then, pero ito na nga mukhang nakatadhana para sa'yo ang role na ito because Mia still ended on your lap. Yes, congratulations. Thank you very much. Patikim naman to ng mga looks na makikita natin sa teleserye. At grabe, ang ganda, Diyosa talaga yung lumabas. Thank you. Ayun, I mean, if you looked at the original, it's also storytelling through fashion, and which is something that I love. So, sobra din akong excited. Pinag-uusapan na namin ni Direk how we're gonna tackle it and the best way to make it our own also. So may Filipino touch. Nice. Exciting. Pumunta naman tayo dito kay Carlo. So this project was offered to you a while back and you said yes. And in fairness, ang dami na nangyari between then and now, pero hindi mo binitawan yung project na to. Bakit? Nalaman ko kasi through friends na sobrang ganda nung character ni Matt. Sinabi ng handler ko na isa sa mga favorite niya yung series na to na huwag ko daw pakawalan, and sabi nila na ma-challenge ako, and yun yung gusto ko as an actor, na ma-challenge ako. I'm up for the challenge, and yun, kaya hindi ko binitawan. Gusto kong masubukan, gusto kong gawin. And you said it, it's a... My character has the antisocial personality disorder. So of course that will be her journey, and you can expect me doing my best in trying to portray this with utmost care. Iingatan ko yung pag-portray ko dito to give it justice.
yung you pagka- have worries? Sorry. Worries? Yeah. Hindi po, kasi baliw din ako. Hindi, just kidding. Hindi, sobra akong excited. But I think what's even greater about this is that hopefully we're able to, through the series, break the stigma as well and raise more awareness about mental health. Kasi, Joshua, your last project was half a year ago. Yes, November nag-end yung last project ko. And before that project kasi, if you remember, tuloy-tuloy yung Joshua Garcia. Pak-pak-pak, diretso. And ito, medyo napahinga ka. Napahinga so sabi naman. Mo kanina, ninenervyos ka kasi... Babalik na ulit sa series. Eh, parang napahinga yung arte ko eh. So parang diesel eh. Parang may kailangan palagi mong ginagawa. Ayan. Sabi niya, paano pa daw kasi kaya siya, di ba? 6 months, 10 years. Ikaw, Carlo, last series. How many years ago? A year ago. Iba-ibang level. Direct me good luck sa different levels that you will get sa sering ito. So yes, Joshua, of course, si Kim So-yoon, isa sa mga pinakamalaking actors of Korea right now. Do you feel any pressure right now? Of course. Oo naman, nandun yung pressure. Pero sa ngayon, nag-focus na lang ako dun sa role ko na sana mabigyan ko ng justice yung role ko kasi mas maikikwento namin ng yung kabuuan din ng story kasi mas mahaba din yung sa atin, di ba? Ayan. So, focus muna ako dun sa pag-prepare ko sa role as Patrick Gonzalez. Ayan. Speaking of preparing for the role, last question, Joshua. Natanong ko na din to, I think, sa'yo a few months ago. Kasi part